Halo po, good morning. So, ito na naman si Sis Jackie. So, nakapag-aralan po natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Ito po yung linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. So, nagdidiwang tayo yung Happy Blessed Easter kasi talagang nabuhay ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, yan, pag-aaralin po natin sa Luke 24:5-7. Sabi po niya dito na dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa, tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilee pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Amen. Alam po natin na mabubuhay po ang at nabuhay po ang ating Panginoon sa ikatlong araw. So, namatay po siya and then nung tatlong araw siya ay nabuhay. Kaya yun po yung sineselebrate natin. Bakit? Dahil once lang po niya ginawa yun, yung mamatay siya, yung inako niya, yung mga kasalanan po natin. And after that po, is muli dinala niya sa libingan yung mga kasalanan natin. At yung ika-third day, muli po siyang nabuhay. Siya lamang po ang namatay at muling nabuhay. So, dito dinedemonstrate po niya na even us, pag tayo rin po ay dumating sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, eh, mabubuhay rin po tayo. We have eternal life. Dalawa lang po yan, even in heaven or in hell. But for us, of course, sa langit po tayo. Bakit? Kasi tinanggap po natin si Lord bilang Lord and personal Savior natin. At tumalikod po tayo sa ating mga kasalanan. So dito po sa Luke 24:5-7, nakita natin na buhay ang Panginoon. Wala na po siya doon sa grave. Yan. At makikita rin po natin yan sa John 5:21-27 or 28-29. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng Ama ang sino mang nais niyang buhayin. Tandaan ninyo, darating ang panahon ngayon na nga na marininig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makikinig sa kanya ay mabubuhay. Amen? So dito sinasabi niya na talagang merong pagkabuhay. Meron, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Siyempre, of course, we need to enjoy it also. Pero kailangan naglalakad tayo ayon sa Panginoong Diyos. And the time will come pag tayo kinuha niya. Amen? Napakasaya. Kasama na po natin ang ating Panginoong Diyos. And dito, sabi rin po niya sa John 11:23-25, "Muling mabubuhay ang inyong kapatid." Wika ni Jesus, "Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." So dito alam po natin na sa kwento ni Lazaro at yung kapatid niya si Mary at Martha, na dito namatay po si Lazaro. Tapos alam ni Martha na merong second life, yung pagkabuhay. Pero sabi niya, "Ako ang pagkabuhay," sabi ng Panginoon. Napakaganda po, di ba? Sabi niya, "Ako ang muling pagkabuhay." Kaya manalig tayo sa Panginoong Diyos at bubuhayin niya. Yun nga po, binuhay niya muli si Lazaro. So alam po natin na ganun ka-powerful ang Panginoong Diyos. Amen? At dito rin po sa 1 Corinthians 6:14, "Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus at tayo may muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan." He is a powerful God. Kung paano ang Diyos Ama ay binuhay niya ang kanyang anak, gayon din po tayo na nilalang ng Panginoon. Tayo rin ay bubuhayin niya sa tamang panahon at tamang oras kung tayo ay kukunin niya. So alam po natin na may dalawang klase lang ng pupuntahan ng tao. At alam po natin at pag tayo namatay, itong katawan na ito, babalik po sa alikabok, dust to dust, sabi nga niya. At yung kaluluwa natin, yung spirit natin, ay babalik sa ating Panginoong Diyos. At sa Philippians 3:10-11:21, sabi din niya, "Ang tanging hangarin ko ngayon ay ang lubusang makilala si Kristo
maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanya ang mga hirap at matupad sa kanya, pati ang kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpasok sa lahat ng bagay. So it means po dito na talagang babaguhin ng Panginoon. So sabi nga nila, pag namatay na tayo, babalik na ito sa alikabok. And then yung spirit natin, yung kaluluwa natin, ito po yung glorified body. Muli pong bubuhayin tayo ng Panginoon at muli pong gagawin niya na glorified body na tayo. Perfect na yon. Yung katulad na ng mga anghel. Amen? So napakaganda po. So itong araw ng pagkabuhay po, huwag tayong mawalan ng pag-asa, magdiwang tayo kasi meron tayong salvation, meron tayong pag-asa dahil ginawa na nga po na ating Panginoong Diyos. At muli wala na po ang Panginoon sa tomb. Okay, nasa kalangitan na siya po ay nakaupo sa kanang kamay ng kanyang Ama. So lagi po tayong manalangin, lagi po tayong maging in tune sa ating mga puso, ating mga ang ating mga mata ay nakafocus sa kanya at gumawa po tayo ng mga kabutihan. Muli po, maraming maraming pong salamat. God bless us all and shalom, shalom. Be blessed.